Bumaba ang gross domestic product ng bansa sa ikatlong quarter ng taon kumpara sa kaparehong panahon noong 2023. Alamin natin kung ano-ano naging dahilan nito sa ulat ni Alan Francisco. Ramdam ng gulay vendor na si Norma ang epekto ng mga nagdaang bagyo sa bansa. Isa-aniya sa mga epekto ang pahirapan na pag-aangkat ng mga gulay at pagtaas ng presyo nito mula sa kanilang supplier. Lalo na yung mga dahon-dahon, yung mga pechay, yung mga talong, yung mga native kasi masyado naapektuhan niya ng baha. Magkano dati? Ang pechay dati kahit 80 pwede, ngayon 150. Dahil dito, apektado rin ang kanyang kita. Tali naman siya sa ipinatutupad na retail price mula sa Agriculture Department at kailangan din nilang isaalang-alang ang affordability ng kanilang produkto. Minomonitor kami ng DA, ng MDAD, saka minsan City Hall. Hindi namin alam kung may penalty na kami noon kasi papadalang kakagad . Ayon sa National Economic and Development Authority o NEDA, ang mabagal na produksyon ng mga agricultural products ay may pinakamalaking ambag sa pagbagal ng ekonomiya ng bansa ngayong third quarter ng 2024. Batay sa pinakabagong ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA, nasa 5.2% nitong third quarter ng 2024 ang gross domestic product o GDP ng bansa. Bahagyang bumagal ito kumpara noong 2023 na nasa 6.0% ng kaparehong panahon. The crops subsector of the agriculture sector posted a year-on-year decline of 2.8%, reflecting the impacts of the El Nino phenomenon during the planting season and the effects of 7 typhoons in addition to the habagat during the harvest season. Ayon pa sa NEDA, kahit ang tourism industry ay apektado rin ng mga nagdaang bagyo. Dahil bumagal ang leisure-related spending at nagkaroon pa ng mga pagkansila ng flights. Gayun din ang produksyon sa pangingisda dahil sa fishing ban sa Cavite at Bataan na umabot nang halos isang buwan matapos mangyaring oil spill at sama ng panahon. Bumaba din ang livestock production sa bansa, bunsod naman ang outbreak ng African swine fever. Pero, giit ng NEDA, gumagawa na rin sila ng paraan para matiyak ang paglago ng ekonomiya. We must aggressively push for the sustained implementation of our infrastructure drive, ensuring that we provide adequate fiscal support to our flagship projects and expedite the processes necessary for the timely rollout of public and private investments. In this regard, it is imperative that we intensify our efforts to improve the ease of doing business and elevate our competitiveness to further strengthen investor interest and confidence. Nagpapatuloy din ang paikipaugnayan ng Pilipinas sa United Arab Emirates at sa European Union para mapalawak ang market ng non-traditional products tulad ng halal-related commodities at service trade, maging sa iba't ibang industriya at mga eskwelahan para sa reskilling at upskilling ng mga manggagawang Pilipino nang matiyak ang pagkakaroon ng trabaho. And the third, the Marcos administration remains steadfast in its goal of genuine social and economic transformation, leading our nation closer to realizing a matatag, maginhawa at panatag na buhay for all Filipinos. Ayon sa PSA, ilan sa mga sektor na makapaghaambag sa paglago ng ekonomiya ng bansa ay ang wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles, financial activities at construction. Alan Francisco, para sa Pamansang TV, sa Bagong Pilipinas.